Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ko pa lang guys sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. So for this video guys, ayan, hindi ako mag-makeup sa inyo at hindi rin ako mag-transform into this, into that kasi meron tayong gagawing unboxing. So i-unbox sa inyo guys yung first ever vlogging camera ko na nabili last 2 weeks na rin ata or medyo matagal ko na siyang binili guys, pero hindi ko pa siya na-unbox. Although yung camera ko is maganda naman yung quality, yung mga ginagamit ko last week's vlog ko, itong cellphone ko lang. But iba pa rin yung may sarili tayong vlogging camera. So syempre, medyo high-end yung video natin, medyo maganda yung resolution ng ating video. At sabi kasi ni Kuya is full HD na yung resolution niya. So ayan guys, i-unbox natin sa inyo itong binili kong Canon EOS M100 yung pinaka unit niya. So ito guys, nabili ko siya sa halagang, sige, check nyo na lang description link below kung magkano, dun nyo lang tingnan kung magkano siya. Ayan, binili ko to guys kasi medyo naka-sale siya at naka-less tayo ng almost 3,000 pesos. Susubukan kong i-review, sa quick review itong EOS M100. So bubuksan na natin siya guys. Ito na siya, bubuksan natin siya ngayon. So pagbukas natin ng box, meron siyang syempre manual, hindi mawawala itong manual, naka-plastic pa. So ayan, yung manual niya is makapala yung magbasa. Ay wait lang, meron pala dito guys nakalagay yung content ng ating box na ito kung ang nilalaman. So ito, meron dito ang digital camera EOS One M100. Ito siya. Ito siya yung pinaka-camera. Ipapakita ko sa inyo. Nakabalot mo siya. Nakababble wrap. Boom. So, ito siya guys. Yung ating EOS M100 Canon vlogging camera. So, ayan. Ang ganda niya guys. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan siya. May mga bakat dito ng bubble wrap. Ayan, mga bakat ng bubble wrap. Zoom lens EF M15 to 45 millimeters or F3.5 6.3 ES STM. Hindi ko alam yun. Ito siya, ito yung sinasabi yung lens. Zooming lens ata to guys. So nakabalot din siya ulit sa bubble wrap. Ayan. So, eto na siya. Titingnan natin. Ayan. So, naka-close pa siya. Side by side. Ayan. Ayan. Naka-close pa siya side by side. So, mamaya, ikakabit natin to guys. So, next natin papakita sa inyo is meron siyang neck strap. So, yung tali. Meron din siyang tali. So, buksan na natin ito. Ayan, meron siyang tali na may pangalang EOS dito, EOS Canon. So, ito yung battery pack niya. Meron siya dito yung battery charger. Ito. So, ito yung pinaka-charger ng ating camera. Meron siyang kasamang, ano guys, memory card na 16GB. Ayan, yung pinaka-tato yung free na binigay sa akin. Yung binili ko. So, ayan. So, ayan yung laman ng ating camera, guys. Pinaka-unit niya. Tapos, yung lens strap niya. Charger ng battery. Yung battery niya. Tsaka yung free niya na memory card 16GB. Bumili din ako, guys, ng tripod. Meron pa ako ditong tripod na binili. So, ito. Buksan na rin natin. So, Octopus tripod yung pangalan niya. Ayan. So, bumili na rin ako ng ganito guys para meron tayong hawakan pag nagbo-vlog tayo. So, ito. Maganda kasi dito guys is flexible na daw ito. So, ito siya. So, adjust mo lang ito. Papatong mo dito yung camera. At maganda dito guys is flexible ito. Pwede mo siya i-flex itong mga, kaya siya tinawag ng octopus. Kasi
para siyang octopus, guys. Ayan. So, after this, meron din akong binili, guys, na eto. Meron tayong biniling USB and OTG card reader. Kasi ang ginawa ko dito, guys, kaya ako bumili ng ganito, is, di ba, tinest ko to sa SM nung binili ko. Tapos, ang sabi ni Kuya dito is, pwede kang mag-shoot ng mga clips or video mo dito, and then pwede mo siya i-Bluetooth or i-transfer through Wi-Fi, parang ganun sa cellphone mo. So, i-transfer mo siya from your camera to your cellphone. Pero sinubukan kasi namin, guys, medyo mabagal yung transferring ng files, yung data transferring ng ating camera papunta sa ating cellphone. Kaya sabi ko, bibili ako na lang ng, ano ba yun? Bumili ako ng ito, yung card reader. Yung binili ko, guys, is meron siyang Type-C. Ayan, Type-C kasi ang cellphone ko, guys. Ayan. So, ayan siya. Meron siyang USB. Tsaka yung micro USB. Yung micro USB, guys, is yung mga sa cellphone natin na sa Android na yung dating, yung unang charger. Ito siya, guys. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, pwede siya USB and then Type-C. So, may Type-C ang binili ko, guys, sa si Type-C yung phone ko. Tapos, ang gagawin lang daw doon, sabi ni ate nung binili ko nito, is yung memory card. Ayan, memory card. Meron ditong slot para sa memory card na to, is ilalagay mo lang siya dito. Ayan. So, ayan, nakakabit na siya. Tapos, isasalpak mo lang ito sa cellphone mo or sa cellphone na micro USB or sa USB sa computer or sa laptop. So, ayan, automatic na siya madedetect. Tinry ko na rin siya, guys, nung binili ko siya para, syempre, para makasiguro tayo. So, magandang klase siya, guys, kasi mabilis yung transferring ng file natin from the USB to your cellphone or sa ating computer. So, ayan, malaking tulong siya, guys, kasi napakabagal talaga pag nandito galing sa ating camera, pag tinransfer papunta sa ating cellphone, ang bagal ng transferring. So, and guys, papakita ko sa inyo yung pinaka-quick montage ng ating vlogging camera. Guys, ito na po yung camera na ginagamit ko ngayon pang video. So, ginagamit ko na siya ngayon. So, tinest ko na. So, ayan, nakikita natin yung difference ng cellphone kanina at saka versus yung camera natin ngayon. So, ayan, kayo na yung humusga kung asan yung mas magandang quality ng ating video. So, dito, itetest natin yung focus kung medyo mabilis. So, ayan, guys, mas okay yung quality ng camera natin kaysa sa phone ko. So, siguro sa susunod na vlog ko is gagamitin ko na siya para at least maganda yung quality ng ating video. So, ayan, guys, dito ko na nga tatapusin yung video na to. So, kung nagustuhan nyo yung unboxing natin ngayon, don't forget to like and share this video. And also, don't forget to subscribe to my channel. So, thank you so much for watching this video, guys. And see you on my next vlog.